Oh, ayan. Tinapos ko talaga yan para sa paglaya mo. Swerte mo naman, ha? Graduate ka na. Nakakaingit, buti ka pa. Naku. Talagang mamimiss ka namin. Hindi, gusto kasi ng nanay na ano eh. Sabay-sabay tayong lumaya. Ikaw naman, hinahan mo naman kami. Kakainis ka naman eh. Uy, ikaw nga, Adela, magtigil ka dyan, ha? Kainis ka, oo. Uy, teka. Si Rudel ba? Dumating na galing Canada. Siya ba susundo sa'yo? Hindi ko alam na eh. Malagay ko, yung kapatid niya. Ah, si ano? Yung Amparo? Yung busangol yung mukha, parang maasim pa sa suka. Ikaw naman, so... Delia. Oh, mabait naman yun sa mga anak Naku, ko. Naku, mabait daw! Ano, Ellen? Ready ka na ba? 10 years na siya ready, no? Ready na. Oh, paano? Nay? Mag-iingat ka, ha? Para na kitang anak. Ingatan mo yung ginawa ko para sa akin. Yeah. Sige, oo. Oh, sige. Punta tayo. Lagay sa iyo yan.
Belen? Ellen? Ikaw nga ba yan? Uy, aba, kailan ka nakalabas? Tingnan mo nga naman, oh, parang wala ipinagbago sa'yo. Belen, oh? Asan na yung mga tao dito? Ah, sila Rodel. Wala na. Matagal na silang lumipat. Siguro mga 5 taon na nakakaraan. Nakabili kasi si Rodel ng bahay. Malaking bahay. Malapit lang dito. Hindi mo ba alam yun? Pasok mo sa loob, ha? O, ito ang magpalamig muna kayo. Salamat po. Sige, kayo dito. Medyo na late yung pagkain niya, no? Mamaya, sandali mo sa pagkain. Ellen, Ate Amparo, asan ang mga anak ko? Asan sila? Dito muna tayo dumaan sa likod, ha? Mag-usap muna tayo. Nanalo kasi yung debating team nila, Joy, sa inter-school competition. Kaya dito na sumunod yung mga kasama niya para mag-celebrate. Hindi naman naikwento sa akin ni Rodel yan. Ang alam ko, pinaayos na yung dating bahay. Hindi ko naman alam na dito na nakatira mga bata. Wala siyang sinasabi sa akin. Eh, gusto kasi ni Rodel na sorpresahin ka sa paglaya mo. Kaya lang, hindi nga na-approve yung leave niya. Ako dapat ang susundo sa'yo. Kaya lang, pagkaintindi ko kasi sa text niya, sa 1 linggo ka palalabas. Tumatawag naman ako dun sa number na binigay mo sa'kin. Wala naman sumasagot. Ah, yun ba? Eh, nawala yung phone ko eh. Kaya kailangan ko magbalik ng number. Ilang beses ko namang pinano na bisitahin ka sa bilangguan eh. Kaya lang, lagi akong inaatake ng migraine ko. Ate Amparo, gusto ko na makita ang mga anak ko. Gusto ko na sila makausap. Ellen, hindi ko pa sila naihahanda sa pagdating mo. Bakit kailangan mong ihanda ang mga bata? Sandali lang. Hintay mo ako dito. Tatawagin ko sila. Huwag kang makatakot dito. Mahabait kami, no? Ako nga pala si Nanay Amor. Ben. Makuha. Ito si Belia. Gusto mo gawa kita ng ganchilyong ganito yung balabal? Ay, ako muna. Dito, bigil ka. Makabaya ba? Iaapil ako yung kaso. Wala ka namang kasalanan, di ba? Yung mga partner mo naglaglag sa'yo. Sila ang dapat
Silang dapat manood sa mga investors ko. Tinuring ko sila mga kaibigan. Pinaniwala nila ako na legal yung investment company namin. Nagtiwala ako sa kanila. Dapat sinunod ko na yung kutob ko eh. Pero nasilaw ako sa komisyon na maukuha ko. Wala akong ginhawa ang buhay natin. Ellen, baka isang laman ang bahay. Minala ko pa yun sa mga magulang ko. Hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung papakain sa mga anak natin eh. Kung saan lako yung bahay, yung ibang pera magagamit ko rin yun para maasikaso ko na yung papeles para makapunta ko ng Canada. Tutulungan ako ng Jeffrey para makaharap ang trabaho doon. Alis ka? Wala na tayong nakakasahan dito eh. Paano mga bata? Si ate ang paro. Siya nang bahala sa kanila. Iiwan mo sila sa kapatid mo? Alam mo naman na galit sa akin ang kapatid mo. Akala niya inubos ko yung kabuhayan natin. Winalgas ko. Baka tuluyan na niyang ilayo sa akin ang mga anak ko. Hindi niya gagawin yun. Kakausapin ko si ate ang paro. Akong bahala. Mag-iipon ako. Mag-iipon ako, matutubos na natin ang bahay. Makakalaya ka rin dito. Dumating yung hipag mo kanina. Kinuha niya si Marie. Huh? Nay! Jose, ate! Bakit mo binibigay sa kanya yung bata? Nakapaalam ka ba kay Ellen? Wala kang pakialam. Maro! Ito, wala ka talagang puso. Paminsan-minsan mo na nga lang dinadala dito yung mga anak ni Ellen. Kukunin mo pa yung isa. Pamangkin ko ang bata nito. Kaya may karapatan ako sa kanya. Eh, hindi naman ikaw nanay eh! Habang nakulong si Ellen, ako ang magiging ina ng bata ito.
Hindi naman ako papayag na iwan mo siya dito kasama mga kriminal na gaya mo. Ay! Langihang to ha! Ang-hang-ang-hang niyang bunganga mo ha! Ay, hindi ako kriminal ha! Kaya ako nandito, hindi ako kriminal! Alam! Alam! Joy? Kevin? Kamusta na ang pag-aaral ninyo? Okay naman po. Joy, magaling ka daw sa debate. Anong year ka na? First year college po. Alam ko, naninibago kayo. Okay lang yun. Naiintindihan ko. Matagal din na panahon ng 10 taon. Hindi naman natin pwedeng asahan na maibabalik natin ang lahat. Katulad ng dati. Yun lang, kung nabadalas-dalas ang pagdadala sa inyo ng tita Amparo ninyo para dalawin ako sa kulungan, hindi siguro... Ay, sasagutin ko lang po yung tawag sa akin. Sige. Mauna na po ako. Gagawin ko po yung assignment ko. Kuya, sama ko. Thank you.
lalabasin naman ang unti-unti lang ng baon ko. Tagdagan niyo naman. Kailangan mo ng pera. Ay, dagdagan niyo naman ko. Kita magkano lang siya. Oo, babay na, babay na. O, malilis. Hindi kita. Itago niyo nga ako. O, hindi seryoso yun, ha? Parang mas may pamilya pa ako dito. Kesa doon sa bahay namin. Balik ka na dito. Sira ka talaga. Hindi, mabuti pa, Ellen. Intindihin mo na lamang yung mga anak mo. Nag-aalangan lang yun sa'yo. Pasasaan ba? Mapapalagay din ang loob ng mga bata sa'yo. Tandaan mo yan. Nay, kasalanan niya nung ano yung hipag niya ng pangalan nun? Amparo. Amparo, yun, si Amparo. Ako, eh kung dinalas-dalas ang banyang pagdalaw dito kasama yung mga anak mo, eh hindi lalaki yung malayo ang loob sa'yo. Ano yan, ang tawag dyan? Binrainwash. Brainwash yun, Nay. Para magalit sa kanya yung mga anak niya. Binrainwash yun yung hipag niya. Ikaw talaga, oo. Oh. Kahit kailan, Delia, masama yung ginagawa mo yan. Alam mo kung tutuusin, anak, dapat nga magpasalamat ka dahil ikaw, meron ka pa rin pamilyang inuuwian. Hindi katulad ko. Nanay naman eh. Nay! Nay! Oo, oh, andito ako. Tuloy na ba yung paglaya mo? Ewan ko. Sa susunod daw na buwan. Dito na nga ako tumandang dalaga sa loob ng presohang ito. Ni hindi ko nga alam kung nasaan ang mga kamag-anak ko. Bay, alam kaya nilang buhay pa ako? Naman. Siguro Nay, naman. Naman ko. Malabo ata yan. Nay, para mag-alala. Akong bahala sa inyo. Ha? Kaya ako, pag ako lumaya, Hindi ko naasahang bumalik pa sa dati. Ha? Hirap na. Masaktan lang ako, no? Hindi ako eh! Ano nga malalaya? Malalaya ka pa ba? Wala. Ikaw, masama ka, ha? Wala, mabubulok na lamang dito. Ay, ako, ha? Mabait ako, ha? Yung lahat na makakulasa mo. Ako nga, pinaka mabait dito, eh. Tawin mo lahat sa mga yan, ha? Antay mo lahat yung mga ganun. Del? Ellen. Marami dyan. O, ito sa'yo, para. Sa kanya naman yung sundero, ah. Yan, wait, no? Uy, pero makunta nga. Ay, naku, nag-aagawa ng mga bata. Diba, o, ito, ate, ito yung favorite mo. Ay, wait lang, may chocolates pa ba dahil? Kaya, pero mga sundero nito pa. Wala pa ako dito. Basahan nga itong baga. Ba? Ano yan? Wala pa ako. Buksan mo. Thank you. Subukan natin. Dad! Nasaan na yung akin? Hindi ko talaga makita Andin eh. Andin lang yan! Nasaan na ba?
Dad, ako. Sabi mo yung cellphone, di ba? Bibinan mo ko ng cellphone. Oo, nandito, nandito. Sige, ikaw ko bigay sa story. Nagkape ka ba? Kape ka yata eh. Yes, yes. Pandaya naman ko siya. Darang yung mga siya niya. Okay, meron ka naman skateboard na dyan sa loob. Magpapunta ko niya lang. Buwatan ko. Para akong preso pag nasa ambrodo. Pero nawalan din ako ng ganang umuwi nung madina yung apila natin sa korte. Ngayon, masaya na ako. Dito ka na. Buo na yung pamilya natin. Hindi ko alam kung talagang buo na. Parang hindi pa rin nasasanay yung mga bata na andito na ako. Hindi katulad mo. Kahit matagal ka nang wala, ramdam na ramdam mo pa rin ang mahal na mahal ka ng mga bata. Samantalang ako, talo ko pa ang dayuhan sa sarili kong bahay. Helen, hindi rin naging madali ang buhay nila nung makulong kayo. Matindi ang pinagdaanan nila. Lagi silang tinutukso ng kanilang mga kalaro. Si Kevin, palaging nakikipag-away nun sa dating tinitira natin. Kaya ang ginawa ko, nilipat ko na lang sila ng bahay para malayo sa gulo. Pero hindi pa rin eh. Pagdating dun sa eskwela, tinatanong sila ng mga klase nila kung nasaan si nanay nila. Eh kung ikaw naman yung bata eh, ano naman ang sasagot mo? Kung nasa kulungan nga yung nanay mo. Alam pa nila na wala akong kasalanan? Oo naman. Tsaka biniling ko kay ate Amparo na huwag na huwag niyang hahayaang lumaki sila nang may galit sa'yo. Kung siya rin mag-alala, sigurado ako mapapalapit din ang mga bata sa'yo. Magmerienda muna kayo. Kiss naman. Kiss ka dyan. Sige na, minsan lang naman ako humiling sa'yo eh. Oh, minsan lagi ka ang humihingi ng kiss kailan? Sa akin eh. Lagi kaya. Pag nag-date tayo, lagi ka humihingi ng kiss. Oh, sige, isa lang naman eh. Sige na. Sabi naman mo ng love na love na love na love. Love na love na love na love kita. Talaga? Mm-hmm. Papayag na ka, pero isa lang ah. Oo, oh, isa lang. Joy! Love. Good afternoon po. Una na po ako. Masok sa loob. Tigil mo muna yung pagbo-boyfriend, ha? Bata ka pa. Sikasuhin mo muna yung pag-aaral mo. Opo, pa.
Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko, para matanggap nila ako, kailangan kong maging konsentidora. Mapapalapit ako sa kanila sa ganong paraan. Pero hindi naman ako nagiging mabuting ina. Ay, nako. So, eto, para sa'yo yan. Nako, ha? Talagang tinapos ko yan. Nay, maraming salamat, ha? Uy, 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 hindi natulog yan, ha? Ba, para matapos lang yan, ha? Aba, eh, siyempre, eh, gusto ko rin pamanahan ng ginawa ko, ng sarili kong gawa, ng mga kaibigan ko sa loob. Bago man lamang ako lumaya. Nanay, saan ka ba tutuloy? Saan pa? Doon sa bago niyang kulungan, yung nursing home. Inaayos nung isang social welfare na nagpupunta rito. Kailangan ganun talaga eh. Kasi talagang parado na lang talaga ako. Total, matanda na ako eh. Tsaka, wala, ganun talaga eh. Wala na kasi akong patutunguhan. Nay, pangako ko sa'yo, darating ako sa araw ng paglaya mo. Talaga? Pangako mo yun sa'kin, Ellen, ha? Talaga. Kasi, baka hindi na tayo ulit magkita pa. Ay naman, oh. Talaga, ha? Aasahan ko yan. Pangako. Joy, anong ginagawa nyo? Ano sa tingin mong ginagawa namin? Ha? Wala ka bang tiwala sa akin? Nahihirapan na ako, Rodel. Hindi ko na alam kung kailan ako magiging kaibigan o kung kailan ako magiging ina sa mga anak natin. Parang lahat na lang ng gawin ko, mali! Wala kang ginagawang mali. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Galit sa akin. Kasi lalaya na ako. Pero wala man akong patutunguhan. Ultimo yung nandito na akong pamilya sa loob ng preso. Pero kuha pa niya sa akin. Bakit kaya ganun? Bakit? Basta, babalik ako. Nay, tama na. Wala na, halika. Tumabas na ako kayo. Halina ko kayo. Aray ko na lang. Saan na ako, ha? Sandali!
Sasanay ka rin, Ama. Salamat na rin. Lagi kayo nandiyan na para sa akin. Mula ngayon, anak na ang tuloy ko sa'yo. Ang alam, kailanman, hindi pinababayaan ang kanyang ina. Jules? Sampung taong ko siyang nakasama sa kulungan, Rodel. Siya nag-alaga sa akin doon. Tinuring ko na siyang parang tunay kong ina. Kung hindi niya ako dinamayan noon, malamang nabaliw na ako sa loob ng kulungan. Gusto ko naman na magantihan ang kabutihan niya sa akin. Meron naman tayong bakanting isang kwarto dito. Baka pwede naman dito na siya tumira sa atin. Basta hindi siya magiging pabigat sa atin, okay lang sa akin. Lola? Ah, ito. Gawa ko ito. Kasi nung nasa kulungan ako, itong pampalipas oras ko. Gusto mo? Marami pa ako nakatago. Hindi ho yan bagay dyan, Lola. At saka hindi mainam na lagyan nyo ng mantel yung hapagkainan dahil mangangamoy yan pag nabuhusan ng ulam. At saka bakit nyo dinidisplay dito yung mga ginansilyo nyo? Hindi naman museum itong bahay namin eh. May binabagayan ho ito. Sa susunod, magpaalam muna kayo bago kayo mangialam sa mga gamit dito. Naku naman, Lola. Balat sibuyas naman kayo. Huwag niyo nga akong paandaran ng ganyan. Ate Amparo, ano bang problema? Ay! Ay! Ako, talagang hindi ko na alam kung ano nangyayari. Patawarin niyo ako. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Dapat pinagtaasan ng boss si Nanay Amor. Ayan, naihituloy sa nerbiyos. Ako pa ang may kasalanan. Kami na nga ang naaabala dito. Kami pa ang makikibagay sa inyo. Ate Amparo, hindi ako iba dito. Asawa ako ng kapatid mo at kaibigan ko si Nanay Amor. Kung tutuusin, ikaw ang wala ng lugar dito. Ganon. Ako ang wala sa lugar. Ako na mag-isang nag-alaga ng mga anak.
Mag-isip-isip ka nga, Elena. Sino ba ang naging waltas na? Sino ba ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya niya? Ate Amparo, Elena, ano ba yan? Yung asawa mo talaga, Rotel. Pagsabihan mo yan, hindi ko kasalanan na nangyari. Ako naloko, ako naagrabyado, wala akong kasalanan. Anong walang kasalanan? Hindi ba yung kasakiman mo sa pera ang nagdala sa'yo sa kapahamakan? Ate Amparo, tama na! Huwag mo na akong pipigilan sa sasabihin ko, Rotel, ha? At matagal ko niyang kinikimkim ito. Mula kasi nang dumating dito yung asawa mo, ang gusto niya, lahat kami maawa sa kanya. Bakit, Ellen? Akala mo ikaw lang naghirap? Yung mga anak mo, naghirap din. Si Rodel, naghirap din. Naisip mo na ba kung anong klaseng kahiyan ang ginawa mo? Naisip mo na ba kung anong hirap ang inabot mo sa pag-aalaga ng mga anak mo? Lahat sinakripisyo ko. Sarili kong buhay, hindi ko na naasikaso. Tapos ngayon, ako pa ang wala sa lugar. Kakampihan mo pa yung hindi mo katugo. At ako pa ang sasabihin mong masama. Ang kapal mo naman. Ate. Ako pa ang tratatuhin nyo ng ganito. Hindi, ako pa. Mama niyo. Siya na mag-aalaga sa inyo. Wala na akong lugar dito. Hindi, tita. Papigilan mo si Tita Amparo. Sige na. Sige na. Huwag na po eh. Sige na po, parang ina. Tita, huwag na po. Joy, sige na. Huwag na po, masaya ka na at nakaalis na si Tita Amparo? Joy! Hindi mo dapat hinayaang umalis si Tita Amparo. Ang laki-laki lang ginawa niya para sa atin. Para sa mga kapatid ko. May sariling buhay ang Tita Amparo mo. At ang gusto ng... Ano? Na siya ang mag-alaga sa amin? Dahil nai-insecure siya kay Tita Amparo? Dahil mas close kami sa kanya? Hindi namin kasalanan yun at hindi kasalanan ni Tita Amparo yun. Joy, kahit pagbalibalik na rin mong mundo, mama mo pa rin siya. Pero mas mahalaga sa kanya yung matanggang yun kaysa kay Tita Amparo. Kung sa bagay, magtataka ba kami? Eh, mas matagal naman sila nagsama ng matandang yon. Sino ba kami? Mga anak niya lang naman kami na pinabayaan niya. Hindi niya kayo pinabayaan. Walang ginawang kasalanan ng mama mo. Talaga bang wala siyang kasalanan? Di ba siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon? Wala siyang kasalanan! Walang ginawang kasalanan ng mama mo! Huwag ka magsasalita ng kanya tungkol sa mama mo! Kung may kasalanan na ng mama ninyo, yun ay nagmadali siyang umasenso ng buhay! Dahil inisip niya ang kapakanan ninyo at pinagbayaran na niya yun sa kulungan! May nasa atin na siya, huwag na natin siyang pagbayarin pa! Thank you.
kailangan kong bumalik ng Canada. Hindi pa tapos yung kontrata ko eh. May 3 buwan pa akong bubunuin doon. Nag-aalala lang ako eh kasi ayoko sana kayong iwan ng ganitong kalagayan ninyo. Gusto ko sana, bago ako umalis, magkasundo kayo ni na Ate Amparo ng mga anak natin. Yun din naman ang gusto ko eh. Pero paano? Is tayo. Out of town. Kahit isang araw lang. Hindi kasama si Nanay, Amor. Oh, nakahanda na ang hapunan. Kayo nagluto, Nay? Oo, kasi alam ko, eh, paborito nyo yan. Diba? Oo nga eh. Sige, kain na kayo, kain na. Ay, oo nga pala. Eh, teka. Tatawagin ko mga bata, ha? Sandali lang. Sige, Nay. Sandali. Wala pa yata ang tubig. Oh, sandali lang, ha? Buha ko. Nagbubuhat. Uy, tumulong kayo! Dad! Tapusin mo yan. Magbuhat kayo doon. Tumulong ka muna ang nakitang kapatid mo. Dali na. Punta na doon. Sige na. Ipasok mo na yung mga gamit. Ipasok mo na. Sige na. Punta na doon. Mamaya ay bibigay ko sa'yo. Sino mo to kausap mo? Punta! Ma! Halika na, matatraffic tayo eh. Sandali lang. Titingnan ko lang si Nanay Amor. Sandali lang ah. Ice cream na naman kagabi. Nag-ice cream ka na. Ay, sige na. Napag-isipan ko. Sige na. Sarang nyo na yan. Tara. Pa! Magpapahangin pa ako eh. Na. Paano ba ito? Hindi ako marunong. Nanay Amor? Oh, Ellen, dali! Aalis na kami yung mga pinto, ah. Hindi, hindi. Huwag ka aalis. Hindi ako marunong mag-gantilyo. Nay, bakit? Kasi dati marunong ako. Hindi na ako marunong ngayon. Paano ba magtutusok na ganyan? Nay, Nay, huminahong kayo. Hindi ako marunong eh. Ang nangyari? Dati marunong ako. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko. Paano ko gagawin to? Dudugtungan ko. Turuan niyo ako. Okay. Kayo na lang ng mga bata. Umalis, hindi na ako sasama. Ellen naman, pinlano natin to eh. Para to sa mga bata, tapos hindi ka sasama. Hindi ko pwedeng iwan ang nanay ng ganito. Turuan niyo ako mag-gantilyo. Hindi. Kailangan paalala mo eh. Kasi nung dati, mag-aliw ako mag-gantilyo. Ngayon, hindi na ako marunong. Turuan niyo ako. Kailangan magaling ako. Ito, turuan mo ako. Dali, alingan na, oh. Magtulungan natin ano? Ito. Mauna na kayo. Kayo na lang. Ano ka ba? Ano ka ba? Ito nga, eh. Gantilyo, turuan niyo ako. Dati, magaling ako, eh. Ngayon, hindi na ako marunong. Ay, may dalawa. Ay, may dalawa ka. Dali mo nga, Lord. Lakas. Nay!
Ellen. Oh, salamat. Salamat, dinalaw niyo ako. Dinala ko muna dito ang nanay. Kasi nalulungkot siya sa bahay eh. Para maiba naman yung kapaligiran niya. Nay! Ang ganda-ganda mo ngayon ah! Oh, ano? Gusto mo? Dito ka muna. Alagaan kita ha! Ano gusto mo? Ako na lang sasama kay Ellen. Tapos ko maiwan dito. Nay! Nay! Ano nga ba ang pangalan mo? Nasa moderate stage ng Alzheimer's disease niya. For now, we can only delay the progression of her memory loss. May mga ipaiinom tayong gamot, mostly antidepressants, para mabawasan ang hallucinations niya. Pero irreversible ang sakit nito. Kailangan na lang natin siyang unawain at mahalin. Ako eh, ayoko maging mabigat sa inyo. Lalo na sa'yo, Ellen. Nung nasa kulungan ako, kayo ang naging nanay ko. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat sa'yo. Pero, hindi ba dapat malaman ni... noon ni Rodel na tungkol sa akin sakit? Ha? Ellen, saan ang galing tawag ko ng tawag sa'yo? Nalobat ako eh. Bakit saan papunta mo? Bibili ako ng gamot para sa sugat ni Kevin. Na paano si Kevin? Eh yun, nahulog doon sa skateboard niya. What? Kaya, sige, punta ako doon sa kwarto. Oh, sige. Eh, sinulong si Kevin? Ay, ano ko? Oo nga pala, dali. Dalian mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo niya ang pag-skateboard na yan, ha? Kailangan bang malagay pa sa panganib ang buhay mo bago mo tigilan yan? Kevin? Tinex ako ni Rodel para pumunta rito. Baka akala mo eh. Kamusta ka na, Kevin? Gusto mo ba dalhin ka namin sa ospital? O sige. Kailangan ko na umalis. May pupuntan pa. O, tita. Dito muna kayo. Oo nga, tita. Huwag muna kayo umalis. Minsan na nga lang mo tayo magkita eh. Pinasasayo. Ito, ito yung si Sino. Wag! Ikaw talaga. Si Nanay Amor pala? Nasa kwarto eh. Natutulog. Masama ang pakiramdam. Ilang araw ko nang napapansin napakalalim ng iniisip mo ah. Ellen, may problema ba? Wala. Walang problema. Nalulungkot lang ako kasi alis ka na. Tatlong buwan lang ako. Andito na kaagad ako. Oh. Joy. Tara na. Sandali lang ako, ha? Oh, nakaiiyak. Kung bahala sa mga kapatid mo, kailangan malakas ka. Tsaka lagi mong susundin ang mama mo, ha? Oh, dito ka agad. Sandali lang yun. Nagbalik ka agad na. Thank you.
kutsilyo ko. Nasa na kaya yun? Naku, nawawala. Hindi po pwede. Hirap na hirap na po nakakahanap. Nasa na kaya yun? Akin lang, bakit ako? Naku. Ang chilyo ko. Importante sa... Amor, ano po yung hinahanap niyo? Ah, yung pangganchilyo ko? Alam mo yun, di ba? Tulungan mo ko hanapin, ha? Alika, hinahanap ko kanina pa eh. Naku, ako wala rito. Ako wala. Tulungan mo ko, ha? Hanapin natin, ha? Yung pangganchilyo ko! Alika, anak, dali! Doon tayo! Doon! Sumama ka! Ha? Salungan mo ko, ha? Sige, sige, sige! Dali, dali! Doon tayo! Yung bata, medyo ganito kataas. Naka-school uniform siya. Yung matanda, nakalugay ang buhok niya. Medyo maputi. May pagkaulyanin na siya. Sige po, hanapin namin. Salamat. Hanap ako ng tamang pagkakataon para sabihin sa inyo. Hindi ko naman gustong ilihim ito. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Ayokong isuko ang pag-aalaga ko sa kanya dahil may sakit siya. Pero ayoko naman na maperwisyo kayo. E paano na si Marie? Tapos na siya dinala ni Nanay Amor! Paano kung maaksidente sila? Pwede ba huwag ka mag-isip ng ganyan? E anong gusto mo kong isipin, ha? Na pinasyal lang ni Nanay Amor si Marie? Anong klase ba naman kayong nanay? Noong una munti ka kaming mag-irap dahil sa inyo. Tapos ngayon, pati yung mga kapatid namin, nilalagay na sa peligro. Sumusobra ka na. Hindi ko sinasadya. Habay po ko ng habay kay Nanay Amor. Uy! Balik na po kami mabangga. Ano ba? Asan ba yung aking pagdansilyo, ha? Hinahanap ko eh. Hanapin naman ninyo. Yung pagdansilyo ko. Asan na? Tulungan mo naman akong hanapin. Pagdansilyo ko. Asan na? Alam mo ba kung nasaan? Anak! Anak! Mabuti na manap ng tiyan ka. Nag-text sa akin si Joy! Nabalitaan ko nangyari kay Marie. Hindi na sana ako makikialam eh. Pero hindi ako papayag may masamang mangyari sa mga pabangkin ko! Anong gusto mong palabasin? Napapabayaan ko mapahamak ang mga anak ko? Kung merong unang-unang magtatanggol sa kanila, ako yon. Dahil ako ang ina nila! Simula nang magdala ka ng kahiyan sa mga anak mo, nawalan ka na ng karapatan na maging ina nila! Ate, gusto ko yung binag-nabilog, ha? Na, masyado ka namang excited. Pati nga ako kinakabahan ko nung kalabasan nito. Oh, masarap, di ba? Ate! Si Mama at si Tita Amparo ang nag-aaway! Tara, bilisan nyo! Ako ang ina nila! Sa akin sila nang galing! Karapatan mo para manghimasok sa buhay namin. May karapatan ako dahil ako ang nagbalak sa kanila. Bahagi ako ng buhay nila at hindi mo yun pwede alisin. Pinasama mo ako sa paningin ng mga anak ko. Hindi sila magkakaganyan kung hindi mo sila inilayo sa akin. Ate! Mama! Thank you.
pinaghirapang ipundar ng kapatid ko. Masusunog dahil sa matandang yan, Diyos ko! Aksidente yung nangyari. Anong aksidente? Mapapahamak tayo lahat dahil sa matandang yan! Hindi aksidente ang nangyari, Tita Amparo. Ate? Doon ko pa nakikitang naglalaro ng posporo si Nanay Amor. Kaya posibleng siya ang nagpasiklab sa kawali. Oo nga. Kahit tinatago na namin yung posporo, nahanap pa rin ito ni Nanay Amor. Siyang ilagay sa isang nursing home. Hindi ko na siya kayang alagaan. Mahirap na. Baka maulit yung nangyari kanina. Ayokong malagay sa panganib ang buhay ninyo. Hindi naman po totoo yung sinasabi ni Ate Joy. Ha? Bakit? Nagsisinungaling po siya. Hindi naman po si Nanay Amor yung dahilan kung bakit nasunog yung kawali. Yung mga chords na tinuro sa akin ng teacher namin sa music, nagamit namin. Try mo nga yung buong kanta naman. Joy! Kevin, mag-usap tayo. Yan lang ata ginagawa mo sa school, hindi ka na nag-aaral eh. Hindi ah. Puro chicks ka, no? Para masarap mga rana, kailangan ng ano, konting ito. Kailangan with feelings. Totoo ba? Totoo ba na nagsinungaling kayo sa akin para idiin nyo si Nanay Amor? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano may babalik ang pagtingin nyo sa akin. Ang gusto ko lang naman, maging mabuting ina para sa inyo. Maging halimbawa at inspirasyon ninyo para maging mabuti kayong tao. Pero siguro nga, kahit kailan, kahit ano pa ang gawin ko, hindi na maibabalik ang pagtingin niyo sa akin bilang isang mabuting ina. Dahil sa halip na maging inspirasyon ninyo, natututo pa kayong gumawa ng masama dahil lang sa pagkamuhi ninyo sa akin. Ellen, anong ibig sabihin nito? Babalik na ako sa lumang bahay. Isasama ko na si Nanay Amor. Tama ka. Hindi ko na maaalis ang katotohanan na naging malaking bahagi ka ng buhay ng mga anak ko. Kahit gustuin ko man na maging bahagi ng buhay nila, marami nang nagbago. Hindi ko na mababalik ang dati. Ang 10 taon na pagitan sa amin. Ang mga nasayang na panahon. Nay, ika na. Ikaw nang bahala sa mga anak ko. Mas mabuting tao sila sa piling mo.
Ikaw ang mas karapat-dapat nila maging ina. Kahit masakit sa akin, ako na lalayo. Sa dito. Hirap naman. Sa dito. Hindi mo, pag tumulog yan, mag... Hindi pa nakakatanggal na. Hindi yan. Asan na kaya si Mama tsaka si Nanay Amor? Hay naku, Marie. Huwag mo na silang hanapin, oh. Mabuting at wala na sila, eh. At sana hindi na sila bumalik. At saka hindi ka pa na tumutugtog ng kante. Yung buong kanta naman. Nagagamit na ata sa chicks mo yan, oh. Tita. Ano po yan? Nandito ang lahat ng sulat ng mama ninyo sa inyo nung nasa bilangguan pa siya. Alam niyo ba, nung unang taon niya sa kulungan, halos linggo-linggo niya kayong sulatan. Ang gusto niya kasi, basahin ko sa inyo ang lahat ng sulat niya para maintindihan ninyo ang kalagayan niya. Pero hindi ko yung ginawa. Hindi ko sinunod ang gusto ng mama ninyo. Itinago ko ang lahat ng sulat kasi nag-aalala ako na baka lalo kayong malungkot kapag pinaalala ko sa inyo na nakakulong ang ina ninyo. Tawarin niyo. Kailangan itama ko ang pagkakamali ko sa inyo at sa mama ninyo. My dearest Joy and Kevin, kamusta na ang mga anak ko? Miss na miss ko na kayo. Walang araw na lumilipas na hindi kayo ang laman ng isip ko. Hinihintay ko pa rin ang sagot mo sa sulat ko. Mahal na mahal ko kayo. Gusto ko lang maunawaan niyo na wala akong kasalanan. Naging biktima lang ako ng maling desisyon. Sana mapatawad niyo ako, Mama. Unti-unti na akong nawawala ng pag-asa. Hindi ko maipaliwanag ang kalungkutang nararamdaman ko. Gustong-gusto ko na kayong makita. Naging mabuti nga ba akong ina sa inyo? Araw-araw, yun ang sumasagi sa isip ko. Lagi kong tinatanong, saan ba ako nagkulang? Minahal ko ba kayo ng sapat para maalala niyo ang kabutihan ko? Huwag sana ninyo ako makalimutan. Dahil walang kapantay ang pagmamahal ko sa inyo. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan ko, alam kong napakabait pa rin ng Diyos sa akin. Dahil marami mang nawala, itinira pa rin ng Diyos ang isang bagay na nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa sa akin, ang mga anak ko. At wala akong hinihintay, kundi ang araw na muli ko kayong makakapili. Nagmamahal, Mama. Thank you.
nagkamali kami, sana bumalik na po kayo sa atin. Maging halimbawa sana sa ating lahat ang sakripisyo ni Hope. Nawalan siya ng kayamanan, ng kabuhayan. Iniwan siya ng kanyang mga katiwala at mga kaibigan. Isa-isang namatay ang kanyang mga anak dahil sa aksidente at karamdaman. Pero kahit binubuyo na siya ng diablo na isumpa ang pangalan ng Diyos, natila umabando na sa kanya. Hindi bumitaw si Hope sa kanyang pananampalataya. Pagkatapos ng dilim, ay liwanag. Yan ang sinabi ni Ho sa gitna ng lahat ng kamalasang inabot niya. Kahit pakiramdam niyo'y binawi sa inyo ng Diyos ang lahat, hindi kayo dapat bumitiw sa pananampalataya sa Kanya. Magtiwala kayo na ang lahat ng kinuha ng Diyos mula sa inyo ay ibabalik din niya sa takdang panahon.